Bigay, bagay sa iyo yung shorts. Ilagay mo yung pwede. Like. Para kang pwede. Eto na, sasaya na yung ate ko kahit ilang oras lang. Pero hindi ko maiwasan na hindi maisip si Tonyang ko. Kasi alam kong malungkot siya, na hindi niya na-witness yung first time ko sa Boracay. Nagyayaan na akong sumayang sa harap ng stage kay Antoinette para maiba naman yung ihip ng hangin kasi hindi nakasama si Wamos. Hala! Ang ate Mari mo mabenta. May mga lumalapit na foreigner. Nagulat ako syempre, pero dahil marunong ako makisama, friendly naman ako sa lahat. Ganun yung pinakita ko. Tapos tong si Kiana, nag-iinaso. Tumakbo na ako kasi sobrang nakakahiya. Nagbabangayan sila sa harap ng maraming tao. Parang gusto kong lumubog, mag-evaporate. Basta pakiramdam ko hindi ko sila kasama, hindi ko sila kilala. Ayokong magpa-apekto, kaya iniwanan ko sila. Sabi ko na lang, cheers. Hoy Tombolina, wala ka na sa lugar. Ano, hindi ba pwedeng sumaya si Ate Mari? Ano, bantay ka para sa tito mong adik? Pataasan pala ng boses. Eto ka oh. What? Akala ko ba, poprotektahan niya si Ate Mari? Bakit nakaupo lang siya sa isang gilid at nagsasagirl si Tombolina? Alam kong proud si Tonyang ko sa akin. Kasi matapang na ako. Hindi na ako tulad ng dati na iiyak-iyak lang. What? Pagkarating ng hotel, ayokong matulog nang hindi sila nag-aayos. Kaya pinag-usap ko sila. Ayokong matulog tayo nang meron tayong hindi pagkakaunawaan.
Bakit kayo nagwala kanina? Bakit kailangan humantong na doon kayo sa harap ng maraming tao, even, di ba kayo nahiya ka na to net? Nilayasan nyo na lang kayo eh. Nakukuha ko yung punto ninyong dalawa. Hindi na lang ako nagpa-apekto. Pero kayo nangilangan ba nang pakita kayo ng ugali sa harap ng maraming tao? Ano kaya na? Bigay. Ako si Mama, pinoprotektahan lang kita. O, gets ko yun. Kasi, inhawakan ka na nga ng lalaki, Mama. Kumbaga, andi dito ako para sa'yo, Mama. Wala si Papa, nasa nakaulong, nasa rehab. Ako yung pumapalit sa pesto niya. Mukha ba, Mama, sa tingin mo pagugustuhin ni Papa na ganun yung ganang iba? Siyempre ako, para sa akin, puprotektahan lang din kita. Si Papa walang magawa, siyempre. Ako gagawa ng ano niya, trabaho niya. Ako gagawa ng dapat niyang gawin sa'yo. Naiintindihan ko yung concern mo, ikipinasasalamat ko. Pero tandaan mo kaya na, hindi ko hahayaan na mabastos naman ako. Ayun nga po eh, hindi ko rin naman po hahayaan na mabastos ka rin ng ibang tao, Mama. Kung mag-approachable yung mga tao sa paligid, alam mo naman ako kung paano ako makisama, di ba? Opo. Alam ko po, Mama, kung paano ako po makisama. Oo, oh, I let you enjoy the night, pero pupunto sa ganun, Mama. Aabot tayo sa ganun. Oh, Bigay, bakit ka nag-burst out ng ganun? Oo, kasi naintindihan ko yung overprotective siya. Gets ko yun. Abot ko yung part na yun. Napikon ako dun sa part na hindi naman pwedeng ganun tayo sa lahat ng tao. First of all, hindi naman tayo kilala. Nung taong nag-ganun sa'yo, na gusto lang makipag-cheers, di ba? So, nagpa-party sila. So, dapat tayo, dahil pumunta tayo sa party, dapat game tayo. Ang point is, yung pagka-overprotective niya sa'yo ay OA. Tingin mo ba, te, ako, pagkakakilala mo sa akin 5 taon, kailan kita hinayaang mabastos? Kailan? Oh, lahat ng pain mo, ako ang sumasalo. Kaya itong gabi na to gusto ko ibigay sa'yo. Napikon na ako bakit? Bakit akong dinikdik ka niya sa main stage? Inusod ka niya ng inusod sa main stage. Kung ang gusto niya mangyari ay hindi tayo makipag-mingle sa ibang tao, bakit pa tayo pumunta ng Boracay? Hindi yun yung punto ko, te. Nagsasalita ako. Hindi yun yung punto ko. Sige. Nagsasalita ako. Magkastos. Ikaw muna. O, sige. Ang ayos ko magsalita, di ba? Rinig nyo naman, di ba? Sabat ng sabat. Tangin yung pinsan nga, hinahayaan ka eh. Pinsan buo mo, ha? Si Papa King, bakit? Gets niya rin na kailangan mong makalimot at this moment, itong mga oras na to. Wala palang napapansin na siya nito net eh. Ang OA naman ang pagka-protective ni Kiana kay Ate Marie. Paano mag-enjoy si Ate Marie? Nagtanong ako, ano ba nangyayari? Ano ba nangyayari? Sinigawan niya ako, pinaprotektahan ko na, edi sumigaw din ako. Hindi ako magpapadarag sa bata, te. Lalo sa bastos na bata. Nakauwi tayo ng safe. Nakapag-enjoy tayo, tama ba? Ako, nag-enjoy ako. So, pwede ba magkapatawanan kayo kasi nagkaroon kayo ng misunderstanding but parehas kayo ng goal? I appreciate each one of you. Pero tandaan ninyo, I am what? Hindi ko hahayaan na maano ako. I appreciate my point. Oo, naiintindihan ko. Naiintindihan ko yung pinagagalingan mo kaya na para sa dito mo. Naiintindihan ko yung pain na kasama kita, Mikay, and gusto mo akong maging masaya. Alam ko naman din kaya na gusto mo rin akong maging masaya and pinaprotektahan mo lang din yung alam. Hindi, ganito kasi, ente. Magigets ko sana si Kiana kung gusto kanyang protektahan dahil gusto niya. Hindi para sa pito niya. Kasi first of all, hindi naman kayo ni Kuya Odi. Pangalawa, hindi niya pwedeng idikdik na laging para kay Kuya Odi, para kay Kuya Odi, para yung para sa'yo. Ilang beses ka niloko? Sa tingin mo ba paglalaanan ko ng oras si Mama? Huwag mo akong tawagin ate kung babastusin mo ko. Sa tingin mo ba paglalaanan ko ng oras si Mama? Kung hindi para sa kanya? Eh bakit sinasabi mo? Kasi wala si Papa. Kasi kailangan ako gumawa ng inaan ni Papa. Pinupunto ko. Hindi dapat gano'n. Dapat ginagawa mo kasi gusto mo hindi dahil para gusto sa tito mo. Gusto ko rin. Pinupunto ko lang din yun. Huwag kayong magtaas ng boses sa harapan ko. Pinupunto ko lang din yun. Ano ginawa na tito mo dito? Alam ko, marami siyang ginawa, marami siyang kasalanan, pero putang ina, minahal din ni Tito yan. Oo nga, asan yung pagmamahal kung paulit-ulit niloloko? Pagmamahal ba yun? Pero putang ina, siya, tinuturing niya rin asama ni Tito ko. Namumuro ka na sa akin. Bakit? Tama na kayo mag-ano. O bakit? O bakit din? Huwag ko tawagin ate kung bastos ka! Halaga, di kita tatawagin nga. Halaga! Ina mo! Tang ina mo din! Bastos ka! Bastos ka! Bastos ka mo! Ay, puta mo! Ayan na, nasaktan na ako. Putang ina mo! Bye! Pasus ka! Talaga,
ang inan to? Hindi na tayo nagkaroon ng maayos sa usapan? Hindi kayo na ba? Ako pa rin mali dito, tayo! Hindi ko sinasabi, pero kumalma ka! Kumakalma ako, pero bawat word niya may mura! Sobrang ayos ko nakikipag-usap! Ang intention ko lang naman, pag-ayusin sila kasi parehas ko silang mahal. Pero napasama pa ata. Magpalamig muna kayo ng ulo. Hindi ko kayo kayang pag-ayusin ng ganitong ano. Palamig na muna ng ulo. Okay, walayin ko na lang muna. Para mix. Sa yung gamit ko. Kunin mo yung bag na lang, please. Alam niyo mas maganda siya na lang ang Toro family. Aalis na lang ako ulit. Migay. Kaya na, ako yung pinagtatalunan yung poproteksyonan ninyo, pero eto na ako, nasa lapag na ako. Alam mo yun, ayokong i-absorb yung negative energy. Gusto ko nang matapos, ayokong hikain ako, ayokong ma-stress katawan ko, pero eto na nangyayari na. Wala, daus-dus ako dun. Natatawa ako sa isip-isip ko. Sorry, I'm sorry. Nangyayari ka na. Nangyayari. Sige, pasok na. Narinig mo ba? Narinig mo? Magsalpukan sila dito sa loob ng ano, pinagbabati ko lang naman sila. Bakit ka to ako? Bumalentong ako. Tumawag ka sa akin ano? Admin? May tumawag na admin kay Antoinette, kaya inalam niya kung ano ang nangyari. Nagpunta siya sa kwarto. Bakit, Mix? Ano masakit? Emotion ko, in anxiety ako. Sobrang na-appreciate ko si Tonet kasi inalagaan niya ako. Pero nakikipagtalo siya sa akin habang ina-anxiety ako at medyo may tama pa ako ng alak sa katawan. Pero pansin ko talaga pag may Tony sa pangalan. Close ko tulad ng tanyang ko. Yung girlfriend kong si Kiana, pamangkin ni Papa Odie yan. Loyal yan, mapagmahal. Nagkakamali lang ang mga Fernandez pero worth it ipaglaban. Naalala nyo, pinagpalit ko nga ang buong Toro family para sa kanya. Kasi, hindi ka na makakahanap ng katulad nila. Kaya, kinomfort ko yung jowa ko. Kasi, wala naman akong mapapala kay Ate Mikay. Sa jowa ko, happy na ako, libre pa ako ng Starbucks.